Opo. Wala din matatag na trabaho. Eh, ako lang talaga ang nag-ano, nag-high school sila. Ako lang talaga ang nag-tagoyot sa kanila. Eh, mabuti naman, dumating yung global. Sa awa ng Diyos, sa panalangin namin, nabigyan ako ng tao na bilang kasangkapa na magiging magkasinso naman lang kami. Salamat talaga ako itong in global. Dahil binigyan ng Diyos sa akin itong company na to. Unang-una sa lahat, yung ang ama natin na gusto ko nang umiyak. Eh, ngayong ano, 2008, may nag-present sa akin dito dahil ako'y nagkasakit noon, na-hospital ako ng 4 na araw, na sabi ng doktor, wala daw akong sakit. Eh, bakit hindi ako halos makahinga? Sabi ko, eh, nalang ako sa bahay. Kung mamatay man ako sa bahay. Pero nagpasalamat ako dahil may taong nagpunta sa bahay na may dalang product. 2008 pa yun, January. Tinry kong ininom. Eh, sa awa naman ng Diyos, eh, ako'y gumaling doon. Tapos, inaano ako nila na nirecruit ako, napasok ka na lang dito, ganito, ganun. Tinday ko, eh wala naman akong pira, wala talaga. May mga kapitbahay kami talagang nakita nila ako na wala kami dito, amin. Mabuti may Bombay dumaan. Dumaan. Pinara ko. Tapos, tinday ko mangutang. Yan pa-utang naman sa akin. Pero ang ginagawa ko, paano ako magbayad? Araw-araw akong lumalabas sa bahay, magpunta sa kapitbahay, parang i-introduce ko yung product. Kahit tingi-tingi, isang piraso, dalawang piraso. Kasi wala naman din silang pera, pero may karamdaman sila, tinday nila. Yan ang pambayad sa Bombay. Pag may tira doon sa binayad sa Bombay, tutak ako dito, bibili ako ng product na Apiba o Manchuko, tingi-tingi ko rin pag-uwi sa amin. Introduce ko araw-araw. Pero may isang negatibo sa amin, sa aking kasambahay, yung number one mo asawa ko. Para umalis ako, nadyar ko yung bag na may product, sigawan na niya ako agad na huwag daw akong ako daw umaalis para daw manluloko sa mga tao dahil scam daw. Hindi ako niniwala sa kanya. Sabi ko, hayaan mo ako kasi ako ang nakarinig, ako ang nakatita. Ang totoo yun, ang ginagawa ko araw-araw yun kasi Bombay, ang, di ba yung Bombay araw-araw maninilyon? Eh hindi ako sanay mangutang, pero nangutang talaga ako noon sa kanya. Di, yun. Isang buwan lang nabayaran ko yung Bombay. Tapos yun, nung kumikita na ako, nung kahit ang tindi lang, sa isang linggo, magrenta ako ng jeep. Pupunuin ko yan dahil hindi ito sa office. Pero sa awa ng Diyos, wala talagang ano sa amin. Dahil wala pa talaga kami, dahil bahay namin noon, butas pa, ganyan pa. Sa awa ng Diyos, itong ilang taon na rin na unti-unti, 2009, kasi 2008 yun, January, 2009, naglabas kami ng, ano, Honda City. Tapos 2012, Adventure naman. 2013, Ford Fiesta. 2014, Ford Explorer. 2015, yung last, yung Ford Everest. Ito pa, noong 2014, dahil may naipon-ipon na rin akong pera, nagpatay na rin ako ng bahay, worth of 5M. Wow! Alam mo yun, tinuloy-tuloy ko pa rin. Eh, sabi nila, bakit magpupunta pa raw ako dito sa office? Sabi ko, hindi ba dito sa global, share, mag-share, mag-invite? O, yun, ginagawa ko mo na yun. So, ito ang kabuan kong ano, pero kung ano pa, mahaba pa, pero ibigay ko na ito ni Sir Roy.